delikado pag ang bata magsuka tayo kasi ano, mabilis makadehydrate, di ba? Pinalo ko ni Junma kasi kumakanta ako. Mago? O mago? Tignan mo, itong isa, tinakpan yung tenga niya, kumakanta ako. Mga anak ko ng suporta. Hi guys! Welcome back! It's Tuesday. Tuesday na ba? Wait lang, tingnan ko. Tuesday, yes! Andiyan si Kuya Junwa, may kasama tayo ngayon. And kung narinig nyo, may ugong. Ang lakas ng ugong ng electric fan. Tingnan nyo siya. Kuya! Chogi mo eh! Ang init! Electric fan. Kasi nanibago siya, guys. Kasi syempre, ang electric pan namin sa 12 months, 3 months lang yan naka-open, 4 months, ganyan. Kasi diba, halos ano ng weather ng Korea, malamig naman. Eh, summer na. Nakalimutan niya siguro last year, gamit din namin yan. Na-elib siya eh, oh. Hindi na inalisan. Dami ko na naman sinampay. Electric fan. Kretsi. Ang dami daw hangin. Kahapon kasi, sinundo ko siya ng 4, tapos nagpunta kami saglit sa park. Siguro mga 4:30, ano, nakita ko yung mukha niya, balisa siya, tapos parang namumutla siya. Akala ko, nadudumi siya. Sabi ko, nadudumi ka? Sabi niya, hindi. Pero sa isip ko, ay nadudumi to. Nagde-deny lang siya kasi ayaw niyang umuwi. Kasi doon sa park na pinuntahan namin, doon sa taas, ang layo pa ng CR. Pag madudumi sila, itatakbo sila sa bahay, hindi na kami lalabas ulit. Kaso, sabi niya pa sa akin, Ma, may ano dyan? May kanshik daw sa bag niya. Eh, araw-araw naman yun. May snack sa bag niya. Eh, di binuksan ko. Inisip ko, baka nagugutom siya kasi naganon siya. Tapos, nung binuksan ko, ang hiningi niya sa akin yung Yakult. Binigay ko yung Yakult. Tapos, di naubos niya yung Yakult. Tapos, nagsisiso na siya. Bigla siyang sumuka. Ang dami niyang nadual. Tapos nagulat ako kasi first time niyang sumuka sa tanang buhay niya. Hindi yung sukahin. Hindi masela ng tiyan ni Junwa. Kaya nagulat ako. Tapos yun, tinawag ko agad kay Mr. Kim. Kasi kapag gaganon, kailangan i-report mo agad sa school para alam kung ano yung kinain niya. And yun sa amoy ng suka niya, excuse me sa kumakain. Hindi, alam ko yung amoy na hindi bago sa tiyan. Parang kasi hapon na siguro marang tanghalian yun kinain. Mga ganun. Basta alam yung amoy na matagal na sa tiyan. Tapos yun, tinawag ni Mr. Kim sa school. Sabi naman ng teacher, hindi niya daw alam kung ano yung lunch ni Junwa. Kasi, umalis na daw yung pang-umagang teacher yung nagbigay ng mga pagkain sa mga bata. Siya daw, hanggang ano siya, parang hapon siya, ganyan. Kaya hindi rin namin nakuhanan ng sagot kung ano yung kinain ni Junwa. Tapos, umokay siya. Nung after niya mainom yung Yakult, after niya madual, umokay siya. Sumigla nga siya, naglaro siya, ganyan-ganyan. Kaya lang, inuwi ko pa rin sila kasi, may suka yung damit niya, ang baho, nangangamoy. Sobrang saglit lang kami doon sa park. Siguro wala pang 15 minutes. Kaya si Junsu, tinutoyo din nung time na yun kasi ayaw niya pa umuwi. Eh, pinilit ko lang sila umuwi kasi ang baho ng kuya niya. Ngayon, pinapaliguan ko siya. Bigla siyang, sabi niya na dudumi daw siya. Dumumi siya. And yung dumi niya, alam niyo yung, parang uminom ka ng, ng mga tina pampadumi. Yung ganun. Ganun yung parang, basta, hindi siya matigas. Sorry, ulit sa kumakain. Basta ganun yung dumi niya, mabula-bula na na, parang naalimuuman, yung ganun. Yung masakit siya sa tiyan, alam mo, kasi nararanasan ko yung ganun, sobrang masakit yun sa tiyan, tapos pag lumabas, maginhawa, yung ganun klase. Tapos, di okay na siya, parang feeling ko, ay, siguro napaganda yung bigay ko ng Yakult, kasi nailabas niya, umukay siya, nalaro-laro sila ni Junso, laro-laro sila. Simula nun, hindi naman na siya dumudumi. Kaya lang, hindi ko siya pinasok ngayon kasi kagabi nilalagnat siya. Ngayon, tumawag si Mr. Kim. Sabi niya, kamusta na si Jun? Sabi ko, simula kanina madaling araw yung huling mainit niya, nilagyan ko siya ng cool fever. Buti na lang meron akong stock sa rep. Nilagay ko sa kanya. Tapos, bumaba yung lagnat niya. Simula nun, hindi na bumalik. Kaya lang, para makapahinga, hindi ko na pinasok. Kahit na kaninang umaga, wala na siyang lagnat. Pero nakakagulat lang kung bakit nilagnat uli siya or nilagnat pa siya kasi okay naman siya yung masigla. Tapos, hindi, ina-expect ko nga magsusuka tayo siya. Pero hindi, buti na lang hindi kasi
Nakakatakot ma ano pag delikado pag ang bata magsukat ay kasi ano, mabilis makadehydrate, 'di ba? Ayun, buti naman hindi. Simula yung kahapon or kagabi na pagdumi niya hindi pa nasundan, tapos yung lagnat niya hanggang kanina madaling araw. Siguro nga may nakain lang. Nakalabas nga kami kasi hinatid ko si Jun, so hindi naman pwedeng iwan ko siya rito. Tapos sabi niya, hindi ba daw siya ihahatid sa school? Sabi ko, hindi. Masaya siya kahit sa bahay siya kasi akala niya lalabas kami, maggagala kami. Hindi ko naman siya ginala kasi parang makapahinga siya. Anyway, magtitimpla lang ako ng ano, iced coffee. Milk. Tapos, asan yung coffee ko? Coffee. Kasi sobrang init talaga. Wait lang, gawa akong kape. Sarap. Sarap. Michi, digo? Toto ba? Eh, Michi? 4 o'clock, very good. Sundin na namin si Junso. Gerati. Sabi niya kanina. Marunong siya tumingin ng oras, guys, pero lahat o'clock. Kung nasan yung maliit, yun yung o'clock niya. Tama naman, di ba? O'clock, o'clock. Ngayon, 4 o'clock, sabi niya, 4 o'clock, Jipe Kaja, time to go home daw. Siguro sinasabi yun sa school nila kasi ang out niya talaga is, ano, is 4 p.m., di ba? Sundin na namin si Junso. Buti wala nang sakit kuya namin. Thank you, Lord. Akala ko kagabi, kung ano na yun eh. Buti na lang. Tuna! Kili-kili po po. Kili-kili! Masim! Masim! Masim nga, masim! Kaja, sunduin na natin si Dongseng. Hmm? Nasundo na namin si Junso. Naglakad lang kami. Tignan niyo yung outfit ni Junso. Nakapambahay siya. Tapos wala pala silang sandals. Ngayon ko lang napagtanto. Summer na. Wala silang sandals. Sabi nga, kay Mr. Kim bili kami or kaya kahit ako na lang. Si Junso, ginakita ng teacher niya. Pinapahubad ko kay Junso. Ayaw. Kumakain sila ng ice cream eh. Dumaan kami sa convenience store. Sarap, oh. Mashi, saya. Chonchoni. Kahit mainit, may hangin pa naman. Baka next month niyan, wala na talaga. Kasi ang summer sa Korea talaga, as in. Mga madong ano yan, July, September. Ay, naku. Walang kahangin-hangin yan. Kaya habang pwede pang maglakad, pag sinusundo, try natin maglakad lagi. Tingnan nyo guys, ang ganda oh. Wait lang, layo ko. Junso, Gidario. Nangunguna ka na naman sa amin. Malapit na kami sa bahay. Ang ganda ng ano oh. Kahit simpleng lupa lang, pinapaganda pa talaga nila. Many hours later. Magtatapon ako ng basura eh. Basura eh. Nang basura eh. Kakatapos ko lang magluto, nakapag-ugas na rin ako ng pinggan.
Inihingal ako. Nakikipagharutan. Aras sa oma ang ko. Ira na. Ang bilis, oh. Kasi, kumarga siya sa akin ng ganyan. Ang bigat mo, anak. Tapos sabay sabi niya, tayo ka, tayo ka. Nagpapakarga. Yung ado, yung ado. 1,000. Dun sa kilikili, adi sa kilikili. Kilikili. Kulukulu. Adi sa kilikili. Dali, gabi na. Itatapon ko yung basura. Bayan. Lakas na kiliti sa baba. Iro na. Ina na? Akala ng mga anak ko, supa ako eh. Kasi ang laki ko, di ba? Akala nyo, supa ako? No. What? Kain, guys! Kain po! Hey, Baju na! May tono ba yan sila magsabi? Kain po! Nagtitinuyo. Sabi niya, sleepy na daw siya. Iko, tama ko yun. Just so sleep, okay? Masis na yun? Nag-ano ako, ang tawag dyan, burger steak. May nakita pa kasi ako sa freezer ng ano. Bilisan nyo kumain, gusto ko ng ano. Gusto ko ng tapusin ang hugasin lahat para maglalatag na ako, gusto ko ng mahiga. Binuksan ko kasi si Juno sara na sara, nasanay sa winter. Dumating na si Mr. Kim na dinig ko yung pinto. Apawaso. Mewoyo. Mewoyo? Mm. Ay, gulat na lang mewoyo ah. Nagwaso. Apawaso. Ah, apana. Apawaso sa'yo. Gentanayo. Apanuti. Apanuti. Duti. Duti. Ano ba pagtugin sinasayaw niya? Ano ba yan? Manay may stikian yan. Hindi naman yan. May sinasayo si Junno eh. Ay, si Junso nalimutan ko. Junno, ilaw ah! Amewa. Amewa. Amewa yung masiso yun. Amewa. Ah, jamiwa. O, ikutan mo kong yun, jaja. Five. Ay, yan eh. Pinalo ako ni Junwa kasi kumakanta ako. Paano pa gusto ko kumanta? Ama. Gumse Marie. Hanji piiso. Apagum, omagum. Tingnan mo, itong isa, tinakpan yung tenga niya. Kumakanta ako. Mga anak ko, walang suporta. Apagum. Oh, my God. Nancy, Nancy!
Mm-hmm.